Ikaw mo ano ka, kasi ko ano ka Big Mac eh. Ha. Talang hirap pag ano. Oh. Ikaw mo una. Alam mo, Bugs? Tita dyan. Tara. Bahala na. Alright. Iya pa yung kabady ko ah. Purple speed! Na tayo. Saturday. Saturday firing. Kami ay magpa-firing ngayon. Ipupatok namin ang aming mga barrel. Ah. Ang mga issued firearms. Tingnan namin kung pumupatok pa. Baka mamaya hindi na. Kasama ko yung dalawa kong kabady. Si Jon Snow at si Corpy. Aking mga boss. Alright. Patok namin tong baril namin. Glock 17 Gen 4. Right. Marami may ayaw sa Glock ano, kasi wala raw safety. Totoo siya, meron naman safety. Parang lahat nga ng baril may safety, alam ko. Alam ko, I'm not really into technical. Pero lahat ng baril. Alam ko, pero bereta may safety, 45 may safety. No? Ang Glock meron din. Sabi, nasa gatilyo nga lang. Meron pa rin. No? It is all about discipline. Okay. Saka kung saligang mawak ng baril, saligang gumamit, so, alam mo yun, safety depends upon you. Nasa sa'yo yan, kung paano mo dinisiplinahin yung sarili mo patungkol sa ganyan. Kung marunong kang mag-load at unload, okay, in-apply mo yung for gun safety rules. Ayun na yun, ha? Kaya maganda ang galak para sa akin. Kasi maganda yung tsura niya eh. No? Magaan. Kung gawa sa polymer. No? Kaya yun. Tok natin itong baril natin. Tingnan natin kung patok nga talaga. Kung patok naman talaga ito. No? Pero ang gusto ko lang ano yung magkaroon lang ng kumpiyansa na tatama ka in just in case or in times of encounter, tatama ka talaga ganun. Ilang naman yun, no? Kasi hindi naman kami mga professional. Ayan na si Golpy. Ah! Bilis! Ah! Tara all! Palalahan ta ka CB! Naaman ako nito, parang gusto nito maglabas ako ng ano ah, Z1000 ah. Pambira, ang tumakas yun ang pulis oh. Pambira, parang high moral ka ngayon ah. Sana all. Parang ilalabas ko lang yung ano ah, Z100. Ganda oh. Oh. Magbubukang pogi ka talaga pag yan ang motor mo eh oh. Makakang pogi eh. Oh. Wow, ang bomba, oh. Hindi na bubusin eh, no? Pero bomba na lang gagawin yan. Ah. Ah. Ah, misingit ito. Ah. Ah. Respeto, di ba? Ah, yun ang makakuha mong respeto talaga pag big bike ka. Pag pa NMAX yan, ah. Grab food ka, lalangon. Alright. Iya pa ay pag mo ayo mo ayo mang iwan eh. Wala ko sasabihin sa sabi ko ah. So yun lang, magpapakus lang kami para magkaroon ng kumpiyansa, no? Kasi yung mga napapanood sa YouTube ng mga tawag dito professional na yung mga bunga baril, yung mga magagaling talaga sila, Instructor Zero, sila T-Rex ba yun? Basta parang ganun, no? Magagaling sila.
Kasi sabi nga eh, paano ba ito? Yung audio ko sana maayos. Na they train for 5 years. 5 years. Just for 5 seconds. So, batcha-batcha, tsaka drum-drum na bala yung inubos sila para maging ganun sila kagaling. So, it's all about practice. Kasi, o driver, kasi skill yan eh. Skill na nai-improve. So, kapag tinigil mo, nawawala. Parang driving lang din yan. Pagka araw-araw ka nag-moto o nagda-drive ng sakyan. So, nag-level up ka. So, ganun din. Ganun din dito sa tawag ito. Sa pagputok ng baril. So, it's all skill kasi yan, skill. Okay? Ayun lang. Share ko lang. Sige, maabol itong motor na rin. Kahit anong gawin ko rito eh. Oh. Ah. Mga dating ano. Oh, oh, oh. ABS. Gumaan na ABS niya. Parang tuwan-tuwa itong kabahati ko nagbumoto ng naaganto. Hindi ito ganito pag naka-NMAX eh. Hindi ito ganito eh. Taimik lang ito eh. No? Nag-iba talaga pag naka-big bike ka na eh, no? Ganun ba talaga? Parang nag-iba eh, no? Nang ano ko eh, no? Ah. Ano ba sabihin ko? So, ayun lang. Practice-practice lang. Habang may time. Kasi alam nyo, magastos, mag-baril, magpapatok ng baril. Kasi mahal ang bala, unang-una, pati yung range fee. Pero alam ko, sa arms core, pagka pulis ka, libre ka sa range fee. Babayaran ka lang na cardboard ba yun? Kung tama akong kakalala ko. Kasi ginawa ko na yun dati. Ewan ko lang eh, kung pandemic, kung meron ba, may bayad na wala pa. Saka may discount ang pulis sa arms core. 10% yata. Ah, naiwan na ako. Ah, ah, yari ka dyan, Bobby, di mo kayaan. 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 Ganda ng CV talaga. Ah, too much exposure na. Parang mali ah. No. Parang mali ah. Eh, mag-gasas bumili ng bala. Tsaka ipuputok mo lang, no? Natin yung isang bag, nasa 900. Diba, nasa 1,000 plus pa. So, ilang minuto mo lang gagamitin yan. Then, tapos na. No? Tsaka, alam mo yun, iba gumagamit ng reload. Pero alam ko sa Glock, ayaw niya ng reload. Dapat naman talaga full metal ang pinuputok eh, no? Nakatangan yung reload na sarili mong baril tapos reload yung nakakarga. Para sa akin, parang sablay naman yun. Diba? Kasi dyan nakadepende yung buhay mo eh. Bilang police o sundalo, bakit reload, diba? Bakit mo titipirin yung sarili mo? Diba? Ayun lang. Ano yung kanta si Corpi? Alam mo, walang waste to eh. Hindi namin alam kung saan papunta yung arms core na yan. Hindi ko alam. Nakalimutan ko lang. Basta Fortune, Mariki na yan eh. Nagkakaliwaan kami rito eh. Sana nag-away siya. Baka hindi siya nag-away sa. Well, nagchat-chat. Nagchat-chat lang to habang nagbumotor. Kaya lang kaya makakabili ng ganyan. Siguro hanggang pangarap na lang talaga. Parang matatago na ako sa NMAX ko. Parang hanggang dito na lang ako. Parang nakakalungkot isipin na alam nyo. Although para sa iba pangarap nila ang NMAX. No? Pero kasi kanya-kanya yan eh. At sige, sige, tali na. Nagugulta ko sa'yo kasi naago kami eh. Iba pangarap nila ang NMAX. Pero kasi kanya-kanya yan. No? Kanya-kanya ang trip sa buhay iyan.
Oh, gusto ko talaga big bike. So, wala ko talaga makakaharap. Kung pamipiliin lang ako, di ba? Big bike kayo, big bike for big boys, di ba? Laki-laki ko eh. Tsaka, karamihan kasi, ito totoo naman to, no? Karamihan na naka-NMAX ngayon. Grab food, tsaka lalamog. Pang serve, pang araw-araw talaga. Wala mo yung mga pang weekend ride, mga ganun. Eh, ito yan. Yan, iba talaga yan. Pag yan talaga ang dala mo, iba, dating mo talaga. Bukan namin pumutok mamaya ng 5 meters, 10, and then 20. Wala lang naman yun. Wala lang naman. 5, 10, unti-unti. Huwag yung biglaan, malayuan ka agad. Hindi. Unti-unti nyo. Kasi ano nga yun, tawag dito. Skill nga yan eh. Kunti-unti. Siguro, 5 bala, 3 bala, 5 meters, and then pahaba na haba. Wala pa yung mga tumatakbo, yung mga ano. Although ginawa naman natin yun, pero wala kaming ano eh, tawag dito. Ano ba yun? Kasi nakikipatok lang kami eh. Wala ka namang may mag-assemble pa ng ano ron, di ba? Tsaka wala tayong budget. Maragang gusto lang namin magkaroon ng pag-practice, ma-develop yung confidence, no? At makabisado namin yung baril namin. Kasi galing ako ng Beretta. Ano yung from Beretta to Glock, diba? Para kang nag-upgrade para sa akin. Para kang si John Wick. Ito, naka-waste nga ito. Hindi ko alam ito eh. Iba talaga. Si John Snow, naka ano no? Sunod lang yun. Amin, tingnan si John Snow, paano pumunta si John Snow? Ah, na-tactical na galawan ni John Snow. Yun. Ha? Huminto yun kasi binambalik ko Orpi. Ay lang, ah! Ah! Nangiiwan niya na. Pangit pala yun, nangiiwan. Alam ko, medyo malayo-layo pa amin ng konti. Tata, bukod sa, ano pala, bukod sa ganito na nag-share ako patungkol sa baril, sa ano, sa magiging rides na ito, parang hindi man rides ito, pero ano lang ito, trip lang sa buhay ito. Wala, ano kami maluwag ng oras ngayon. Available kami, kapag-firing kami, tapag ito. Bukod na siyempre, hindi mawawala yung ating ginagawa na pag-share na biblical truths, at gospel, kasi yun naman talaga ang dahilan bakit tayo nag-motovlog, no? Hindi mawawala yun, hindi yun maihinto. Pambila kasi naka-face mask ako yan. Naka-mask na, naka-face mask pa eh, no? Kaya ewan ko kung maganda pa itong boses ko. Ay, apo. Maganda rin sa Marikinan para malinis, no? Ang ganda dito oh. Parang aganda lang sa lugar ng Marikina, marinis. Oh, ganda oh. Oh, puno. Kung sa Quezon City, ano yun oh. Maingay eh. Squatter na squatter eh. Yung iba, yung sa amin ah, yung lugar namin. Kung Sabado, Linggo, nagbibidyo ko eh. Oh, tapos walang pera. Alright. Tingnan yung motor ah.
Sige. Ah, malapit na ata kami. Alam ko malapit na kami. Tanda ako na to eh. Sana meron, no? Sana pwede kasi pag Sabado, alam ko yung mga mayayaman dyan na andun eh, mga businessman. Eh kami, mga salimpusa lang kami. Sana may baka natin eh. Para makakatos kami. Tignan ko kung tatama ako. From 20 meters, papasok ba sa Carlton, no? Karton lang kung natin yung alam o yung plate, ewan ko ayun lang ah, arms corner ama, bilis ang biyahe namin ah short ride, very 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 short ride parang gusto ko mag long ride ulit ah magagal lang ka ng NMAX sa ako gusto ko talaga mag big bike ayun o, diba? Tara, sa loob tayo, sa loob. Alright, paano tayo makakuha na ito? Sabi ko sa'yo na, ipuputok eh. Saan kayo pwede magpark? Bahala na. Alam ko, dire-diretso lang yan. Oo, oh, kaya sa tayo makarating. Para tayong marilaki. Tara. Wala ko na. So, maraming tao sa Arms Corps for Chumarikina. Daming tao eh. May event daw, may competition, tingnan sila. So they have money to spare sa hobbies nila. Sana all, maraming pera na ipuputok mo lang, di ba? Tayo eh, practice-practice lang pag may time, di ba? At kapag may budget. Alright. So yun na kami, nakapuntok ng ano, kahit konti. Konting-konti lang. Nakatayo lang ako, yun lang. Parang relax lang na oh. Inubos ko lang yung isang magazine. At nakapatok din si Jon Snow. Pero dalawa lang at tatlo lang. Kasi sumingit lang kami sa gilid eh, yung target paper na gilid kung makikita nyo. Sumingit lang kami dyan, pambira. Naawa sa amin yung ano, yung range officer pa yun. Basta yung papa, yun ang ano, basta yung siya yun. Si Boy ba pangalan nun? Ay, suyo lang kami. Diba? So, libre patok. Ganon. Ang ginawa namin. Tapos nakapatok, diba? Na ipapatid pa rin natin. Talagang maganda naman yung tama natin. 5 meters lang kaya tayo, alam mo nyo. So talagang gano'n yung precision, accuracy, yung speed. Yan ay tawag dito. Dito ba tayo? Alam ko, kakanan tayo ron eh. Diba kakanan tayo ron? Kakanan tayo dyan? Diretso. Ah, dyan. Ah, tara. Hala, nawala na si Scorpio. Yan naman, no? Exposure na naman si Scorpio. Talagang skill yun na kailangan mo araw-araw, weekly, on a regular basis, ginagawa mo yun. Na kailangan talaga, mayroon kang oras at saka budget. Pero sa isang police na, alam mo yun, regular 12 hours of duty, everyday, minsan niya nakaka-cancel pa yung off sa isang linggo. So, tingin nyo, paano makakapag gano'n, no? At meron din siyang kailangang oras na ibigay sa kanyang pamilya, di ba? Sa kanyang sarili.
So, nahihirapan. Yun ang reality naman talaga, no? Sinasabi ko lang. Pero may effort naman yung QCP din, yung 8 bullet test. Saka yung by Richard Cascolan yun. Nagbigay siya ng 47 na bala. So, yun, pinasok namin. Nang nakaluhod, nakadaba, tumatakbo, umigot muna bago ano yun. So, ganun, no? Alam ko, may video rin ata ako, no? Isang, yung ganun, ganun, ganun. Alamot ako ng tawag doon. Ah, diretso mo na lang. Diretso na lang nga doon yan. Baka may labasa sa dulo yan. Pag wala, di wala na. Alright. Hala, sige. Wala tayo. Diretso mo lang. Amin, umigot tayo dito kung saan tayo mapunta. Ah, ito na ata. Meron na ata. Oh, nakikita ko na may mga sasakya na. Magiging mga tatuhan na yung ating ginagawa. Pag... Ito, Pops, kanan, kanan. Kanan. Ito, alam ko na, alam ko na to, alam ko na. Alam ko na to, dito dumadaan yung jeep namin eh, pagka, nung, ano eh. Nagkukomment ako pa, pasok sa IC City. Colleges Foundation, INC. Alright. Dito ang daanan ng jeep, pero hindi dito ah, doon sa tapos sa kalawang kanto, pero alam ko na to. Ano, kumbaga, tatlong taon kong... araw-araw kung binabalik-balikan ito eh, yung mga bandang lugar dito. Sa kakaliwa naman dyan, dala-diretso na yun, sa kanan. Yun na, fair lane na. Fair lane is in my ears and in my eyes. Ayun o, kakaliwa, diba? So yun o, balik tayo sa kinikwento ko, sinashare ko na reality. Mahirap sa isang regular na police sa presinto. Tapos minsan pa nga, na-experience ko, panggabi ako, mahiling ako ng umaga. So, hindi ako mapagpaalam na, sir, hindi, wala eh. Ako driver ng mobile eh. Pag umalis ako, wala ng driver. Paano pag may respond eh. Tapos, hearing ka ng umaga hanggang alas 12 yun, aantay mo kung reset o hindi eh. Tapos, gabi, duty ka ulit alas 6. So, paano na? Uuwi ka pa, di ba? So, talagang gano'n. Dumaan tayo sa mga gano'n. At iba akong kasamaan, gano'n din. O, mas madala pa nga. So, nahihirapan na makapag-practice ng ganyan ng firing regularly. Diba? Yung iba, nag-loan. Diba? Wala akong ganong budget. Diba? So, ayun. Sana yung dalawang kasama ko, parang wala. Wala yung dalawang kasama ko. Ah, ayaw magbigay ah. Dire-diretso ah. O yata mali. Ayun, ayun. Ito na, kakanan na. Ayun, ayun. Alright. Uwi, ano? Uwi, ano? Speed for speed! Kailan ba ito magka-top speed ng 200 km per hour? Ha? Pedestrian. Kaya mahirap. Balik tayo, no? Balik ako sa kanagwento. Mahirap. At siyempre, swerte ng konting Bible, no? Share ko lang yung naging experience ko ngayong araw, eh. Share ko yung konting biblical truths. About pala sa buhay, no? Sabi ko sa inyo, ang problema ng tao, kasalanan. At ang kailangan ng tao ay kaligtasan. So, hindi tayo nagpa-preach ng, alam yun, may anxiety ka ba? Depressed ka ba? Stress ka ba? Binaday ka ba? Lonely ka ba? Single ka ba? Tara, pray tayo. Hindi gano'n, no? Ang kailangan ng tao ay kaligtasan. Ang kailangan ng tao ay mapalapit sila sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos. At ang tahan nyo, never magiging maka-Diyos ang isang tao kung wala siyang relasyon sa Diyos. Totoo yan. Never na sabihin mo na kilala mo ang Diyos o ano, malapit ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, naglilingkod ka sa Kanya na hindi mo siya, nang walang relasyon sa kanya, nabubulol ako. Yan ang kalakasan tayo, yung kaligtasan. Kaya nga sinabi, no, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by washing of the regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, hindi sa mabubuting gawa, tayo naligtas.
o maliligtas not by works of righteousness, no, yung good works, okay, never. So kahit nasabihin natin na alam yon, naging bayani ka, di ba, Medal of Valor awardee ka, ganun, recipient ka ng Medal of Valor, paningin ng tao, okay na okay ka, bayani ka. Pero how about sa paningin ng Diyos natin, no? Yun kasi yung mahalaga, yung kung ano yung tingin ng Diyos sa atin. Ari, sa tao, sikat ka, famous ka, popular ka, mabait ka, philanthropist ka, pero sa Diyos natin, sino ka ba? Yun ang mahalaga kasi. Bigyan natin, nasintalo ka, para ka sa John Wick, di ba? Bilib sa'yo mga tao, mapagbigay ka, generous ka. Pero how about sa Diyos natin? Kung wala kang relasyon sa Kanya, bali wala rin lahat. No? Dahil nga, for all have sinned and come short of the glory of God. Merong ano eh, yung ano nga eh, nireveal sa gospel yung righteousness ng Diyos, ibig sabihin yung kanyang standard, yung kanyang pamantayan. Ang pamantayan niya, perfection, di ba? Para maging matuwid ka sa harapan ng Diyos, kailangan maging perfect ka, kasi perfect siya eh. Pero tayo hindi, di ba? Sabi nga sa James 2:10, inuulit ko lagi ito na, whosoever shall keep the whole law and offend in one point, he is guilty of all. So kahit sabihin natin na, ayun na, bayani ka nga, parang ang Jose Rizal. Ito ang tanong ko eh, si, asan ngayon si Jose Rizal, no? Kung wala siyang relasyon sa Diyos, as MP ano siya, ngayon kung meron siyang relasyon sa Diyos, siya ay nagsisi ng kanyang kasalanan, nanampalataya kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas, tinanggap niya iyon sa pananampalataya, sa langit siya, ilang naman ang Bible ang pag-uusapan eh. So, the same with you. Hindi malaga sa Diyos kung ano yung ginawa mo na mabuti o masama. Kasi kung makasalanan ka pa rin, yun yun. Kasi, can a leopard change his skin? Ewan ko kung anong verse yun, di ba? Can a leopard change his skin? Kasi, yun nga, sa Isaiah 64 lang nga lang, no? 22 seconds na we are all as unclean thing. And all our, nabangga mo ako ah. Nakablog tayo. Antayin mo na ang exposure ah. Baka naman. All our righteousness are as filthy rags. So, yung pinakamabuting ginawa natin sa mundong ito, maduming basahan lang sa Diyos natin. So, huwag natin pagmalakas sa Diyos yan, ha? Panginoon, ito na yung ginawa ko, no? No, in the last days. When you die, you know, He will deny you. I never knew you. Hindi kita kilala. Yung new yan, yung about yan sa intimate relationship. Okay? So you have no intimate relationship with God. Oo nga, naging mabuti kang tao, naging religyoso ka, it doesn't matter. It's nothing before God. Walang kwenta yan. Kaya consult ako, no? Yung batong preaching, medyo mabigat, painggan. Pero ito kasi totoo eh. Ito yung talagang totoo. Hindi man tayo nag-preach na alam yun, hindi ka pa makatulong, para pray tayo. O kaya yung problema ka pa sa buhay, baon ka ba sa utang, single ka ba, how to find the right one. Ang kailangan ng tao, kaligtasan, no? Hindi yung self-esteem, no? Hindi ang tao ang center ng universe. Dalawa ang helmet niya ate, no? At siya, lalaki pa ito babae, susundoy siya. Ano ito? Saan kailangan ko yun? Checkpoint! Pambira! Checkpoint tayo! So, checkpoint muna. Checkpoint. Alright. Patayin ko muna rito. Patayin ko mga... wala na yata. Wala na. Tara. Ano na yata? Tawag dito. Pinago. So, yun. Gawawin tropa, no, sa ang konti nila, no, pero ang dami ng mga tawag dito na ang nagano, dami nilang trabaho. Hindi pa rin ma-meet yung 1:500 o 1:1,000 na ratio. Jon Snow, Boss Amo. Alright. Ayun si Corpy.
So, hanggang dito na lang tayo, no? Sa ibang bagay ko na lang i-share yung mga dapat kong i-share sa ibang vlog. So, panoorin nyo na lang yun. Ha? Basta ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Diyos natin. At ang pinakakailangan natin mismo, ang Diyos natin, dahil siya lang ang meron tayo. Dahil lahat ng mga material na bagay sa... At ang mga material na bagay sa mundong ito ay kumukupas, naglalaho, diba? Kinakalawang, inaanay, nabubulok. Pero ang Diyos natin, He is forever on the throne. At tayo ay tao lang. Kailangan natin ng Diyos. Okay? Alright. So that's it. Magandang araw sa lahat. Traffic na. Ayun lang mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig, maraming salamat sa mga nag-subscribe, maraming salamat sa mga nag-praise, mga sumusuporta, at sa mga nagtitiwala. Again, it's been Lopes, your preacher on two wheels. Ride safe mga kapatid, magandang araw sa lahat, God bless. Vroom vroom.